Alright. What's up guys? So ayan, ine-escortan tayo ng mga aso. Ayos yung intro, no? Oh, sorry na nga guys. Tayo ay papauwi na. Tayo ay ginabi. So, galing pala tayo sa isang family outing. Actually, overnight yun. Kaso na pag-decisionan ko na umuwi. Since malapit lang naman yung aming bahay. So, dito tayo guys sa San Miguel, Bulacan. So, uwi tayo ng San Ildefonso, Bulacan. Samahan nyo ako ngayong gabi sa aking biyahe papauwi. At tara! Ayun ano? Actually guys, wala tayong balak umuwi dapat. Kaso sobrang init and medyo masikip yung nakuha naming private resort. So hindi komportable. So ayun, since malapit nga lang naman, uuwi na rin tayo. Ayun, naka-short pa tayo guys. Kasi nga, wala pa talaga sa plano natin yung uuwi tayo. So anyways, dito na tayo sa daan. At eto, sasalubungin natin yung napaka-traffic na daan na to. Na hindi na humupa-hupa ang traffic. And ano na rin, matry na rin natin yung ating bagong palit na battery. So, sa mga hindi nakapanood ng mga naunang vlogs natin, ayun, biglang nag-low bat yung ating stock GS battery and nagpalit tayo ng OD gel type battery. So, yan, mainom na rin para makita natin yung kanyang performance. Kung bibitaw ba siya kapag gagamitin siya sa gabi or hindi. Sabi guys, ano, hina ng headlight natin. Hindi ko alam kung kita yung daan. Well, nakalimutan din kasi natin bitbitin yung ating bike light na ginagamit natin para tulungan yung ating headlight pagka gantong 10 oras na ng gabi. So yung oras pa lang yan guys ay 9:57. So talagang medyo gabi-gabi na. At yan o. Sino ba naman? Mayroon pala dito. May birthday yan siguro. Akala ko Katie Bieber. Sana all. Dito pala San Miguel, kahit gabi na ay bukas na bukas pa yung mga nagitinda ng chicharon. Bago yun sa akin ah. Kasi halos ngayon lang din ako nadaan dito ng gantong oras ng gabi. Ayan, ang nightlife sa San Miguel, Bulacan. May mga bukas pa din na kalenderiya. And ang sarap ng hangin kapag bumabiyahe. Pero mamaya tiyak, pagdating natin sa bahay ay pawisan na naman tayo. Sobrang nga yung init ng mga nagdaang araw. Ang sarap sanang bumiyahe guys ng gabi, no? Well, actually, kapag natuloy yung pinaplano naming magbabarkada na North Loop, ay napapersa tayo na babiyahin ng gabi. Sobrang layo nung babiyahin nun. Ang problema lang kasi natin ay medyo malabo yung ating mata sa gabi. So, yun yung isa sa mga umahad lang sa atin kung bakit bihirang-bihira lang tayong magbiyahin ng gabi. Kasi malabo talaga yung mata natin. Kung wala tayong salamin ay mahihirapan tayo na bumiyahe. Well, nangyari na sa akin guys yun eh, kunong minsan. Bumiyahe kami pa Tarlac. Siguro dahil sa pagod na rin, di ko alam kung saan ko na ibaba yung salamin ko. And then, nung pauwi kami, ginabi kami, di ko na siya makita. So, yun, nagpaiwan na lang ako sa daan.
kaysa makipagsabayan ako sa grupo namin, nagpalagay na lang ako sa huli at nagbagal na lang para safe. So yun lang yung hirap natin, ano, kapag medyo malabo yung mata. Man, pasensya na kayo guys, ano, tayo mo overtake kasi sobrang pangit po ng daan dito. Yan, oh. Ay, nakupo. Grabe. Grabe yung mga sira ng kalsada dito, guys. So, yan. Medyo lumulubog-lubog na. Kahit paano, hindi na tayo bumper to bumper. So, yan. Ingat ka lang, kuya. Walang ilaw. Grabe, dami din nakakasalubong ng nakamotor. Siguro mag-ride sila kasi long weekend eh. Holiday ang Monday. Dahil yon ay isang special day. Grabe guys, saka dito sa aming bayan. Traffic. Nung unang bili ko nga ng Raider, nung hindi pa ako masyadong marunong sa clutch, sisingsise ko eh na Raider yung binili ko eh. Kasi pag naiipit ako sa traffic, Diyos ko po, yung alay ng kaliwang braso ko kakapiga ng clutch. Talaga naman, nagkaugat-ugat na yung mga braso ko nun. Pati na rin yung mga daliri ko sa kamay, mga awit ng awit. Siguro yung mga daliri ko sa kamay nung panahon na yun, may nagkaroon siya ng muscle siguro eh. What? What the fuck? Na sobrang hirap pag natatraffic tayo at may clutch yung ating motor. But as time goes by naman, nakabisado na natin yung ating Raider. So hindi na natin gaanong iniinda yung traffic or yung hirap ng pagka-clutch pag nasa traffic. Malapit-lapit na tayo guys. Nakakapanibago, umabiyahe tayo ng gabi ng highway. Madalas guys umabiyahe ko ng gabi pero hindi siya highway. Yung daan lang mula sa amin papunta sa workstation ko, which is ano siya, barangay road, kaya hindi ganun kadami yung dumadaan at hindi ganito kalalaking truck yung nakakasabay ko doon. Parang gusto kong magkabi guys, siguro makadaan sa 7-Eleven upang bumili ng maiinom na kape. Ito, punta muna tayo guys sa 7-Eleven para magbili ng kape. Bili lang tayo guys saglit ng kape. Balikan ko kayo. So yun guys, nakabili na tayo ng ating midnight snack for today. So minabuti ko dito na lang dumaan sa alternate route, kaya lang medyo nakakatakot. Wala pala halos dumadaan dito pagka gantong oras ng gabi eh, kesa ako madaan tayo sa matinding traffic na naman eh, lalas dito na lang tayo dumaan sa may alternate route na to. So ito yung daan dati na kinakatakutan ko nung ako ay bata kapag kami tumadaan ng aking ama dito. Pumipikit na lang ang aking mata. Huwag kayo iyak. Well, nadaan na naman natin yung puno na yun, yung puno ng balete. So tuloy-tuloy na lang tayo sa ating biya. And malapit-lapit na, siguro 1 kilometer or less ay nasa bahay na tayo.
So yan, at least naipakita ko din sa inyo talaga yung itsura ng stock headlight natin kapag gabi. Actually, functionable naman. Ayun, ganyan, nalito pa ako kung nasa yung kanto, di ba? Usable. Pero kung gagamitin mo yung stock headlight kapag mag-long ride ka ng gabi, well, hindi ko mare-recommend. Recommended ko na magkabit ka ng auxiliary light para hindi ka mabitin sa ilaw. Napakahalaga ng visibility kapag ka night ride. Tayo, hindi lang tayo nagpapakabit ng auxiliary light kasi gaya nga sabi ko, bihirang-bihira lang tayong magbiyahe ng gabi. At kung kailangan man natin ng tulong na ilaw, meron niya tayong bike light na hindi lang natin nadala ngayon kasi wala naman talaga sa plano yung pag-uwi natin ngayong gabi na to. So yan, nakakatakot dito guys, oh. Malaman lang halos akong kasalubong. At wala na rin tao sa daan. Well, ala, pinili ko na to kaysa matraffic tayo. And sanay na rin naman tayo ng ganito. Mas lalo dun sa may dinadaanan natin pag papasok. Pag tayo ay ginagabi, mas nakakatakot ay daan dun. Kasi sa bana yon wala halos. Siguro ang ganito na lang guys, yung ating night ride. At malapit na rin naman ako sa aming bahay. Siguro mga 400 meters na lang, nandun ako. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay pakiclick mo na yung subscribe button. Pakitik mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Ride safe. Peace. Ginabi, ginabi, ginabi. Bye guys.